Ate, ikaw? Oo, ako nga. May problema, ha? Mabuting anak? Naging masama man ako sa paningin ng ibang tao. Ngunit kailanman, hindi ako naging masamang anak. Hindi katulad mo! Sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin. Basta akin ang kayamanan ni Papa! Dadaan ka pa sa ibabaw ng aking bangkay bago mo maangkin ang... Gabi! Tuluyan nyo nang patayin ang lalaking yan! Bad Boy! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Bad Boy! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Bad Boy! Anong sinabi mo? Ampun lamang si Gabi? ang sa akin ay hinala lang naman. Hindi ko sinasabing ampun siya talaga. O hindi ba? Pero huwag ka magalala. Totoo man o hindi na ampun si Gabi sa inyong pamilya. Hindi na, bahala ngayon. Ang importante naman tayo dalawa eh. Di ba? Bahala ka sa akin. Ako na lang gagawa ng paraan para hindi ka na maiilang. Pagkasama mo kaming dalawa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano? Ako na lang yung magpapakumbaba. Ha? Gagawin mo yun? Sa paanong paraan? Ako na lamang ang makikipagkaibigan sa kanya. Ang ibig kong sabihin eh, ako na lamang yung makikipagmati sa kanya. Ang ibig mong sabihin? Pinapatawad mo ng kapatid ko? Bakit? Sa lahat ng atraso niya sa'yo? Bakit hindi? Bayaw ko na siya, di ba? Tanggapin mo nung hindi, bahagi niya ng buhay mo. Ang gabi na yun, dahil kapatid mo at kaaway ko pala siya. Ang ibig mo sabihin, ay, alam mo, lalo akong napapamahal sa'yo kasi mabuti ka palang tao. Hindi naman. Talagang ganyan ang pamilya. Sa magkakapatid, sadyan may tinatawag tayong black sheep. At ang kapatid mo nga yan. Black sheep sa pamilya. Kaya, huwag mo na siyang problemahin. Adak din pala de Fidel si Dica Martirias. Akala ko, kaapliyedo labang dya. Tingnan mo nga naman ang kapalaran kang magbiro. Sino mag-aakala naliligawan ni Adolfo si Dica? Umaayon sa akin ang pagkakataon. Tulad na kasalukuyang estado ng anak de Fidel na kung wala akong pirma, ay hindi makapagpapatuloy sa pag-aaral. Dalawang linggo ang binigay ko na panahon para makapag-isip-isip si Fidel. Titingnan ko lang kung makakahindi siya sa akin dahil kinabukasan ng anak niya ang nakasalalay. Tingnan ko lang.
Naririto na tayo, Tinay. Oh, Don Fidel. Kailangan ko ba ng alalay? Kigo! Alalayan mo si Don Fidel! Kahit huwag na, Tinay. Huwag ka mag-alala. Kaya ko. Oops. Dahan-dahan, Don Fidel. Tinay. Huwag mo na nga ako tawagin, Don Fidel. Fidel na lang. Matagal na akong naiilang sa kakatawag mo ng Don Fidel sa akin. Parang ang laging ibang tao. Magkaibigan naman tayo ng matalik, hindi ba? Ay, naku naman, Don Fidel. Oh. Ako naman ang naiilang kung tatawagin lamang kitang Fidel. Kaya hayaan mo na akong tawagin kang Don Fidel. Dahil nasanay na akong tawagin kang Don Fidel. Ako, bahala ka na nga. Basta kung kailangan mo rin ang tulong ko, ay narinito lamang ako. Ha? Ay, oo. Matagal mo nang ipinaparamdam yan sa akin. Oh. Kaya nga, hindi kita maiwan-iwan eh. Mabuti na lamang dito ako sa club. Magbababad kaysa sa bahay namin. Nawala na akong ibang narinig kundi ang boses ng baba. Wala nang ibang ginawa kundi pakialaman ng buhay ko at pagalitan ako. Kaya lang, mag-isa ko dito. Tuluyan na nga yatang nagtampo sa akin si Arsenio at iniwan ako. Ano naman kung iniwan ako? Kaysa naman may kasama nga ako. May kainuman nga ako, pero traidor naman. Hindi bali na lang wala akong kaibigan. Waiter! Talaga? Nagpapatawag si Tita Agida sa iyo ng mami? Oo. Ituturing ko na raw siyang pamilya. Nako, botong-boto pala sa iyo ang mama ni Adolfo. Sigurado ako na hindi lamang summa cum laude ang matatanggap mo, kundi magna cum laude pa. Sana nga, magdilang anghel ka. Isipin mo ha, din ang magiging biyanan mo. At ikaw naman, summa cum laude na nobya ng kanyang anak. Siguradong proud siya sa magiging manugang niya. Ito naman, masyadong atat. Wala pang ang nababanggit na kasal si Adolfo eh. Manugang agad ang sinasabi mo? Eh doon naman ang puntan yung dalawa, diba? Ikaw na itong nagsabi na gusto ng mama ni Adolfo na mama na ang itawag mo sa kanya. Ibig lamang sabihin na botong-boto siya sa iyo na magiging manugang niya. Hi, girls. Oh. Si Insan. Hi, Insan. Hello, Adolfo. Ang aga mo yata ngayon. Wala teacher ko eh sa last subject ko. Namatag ko kayong dalawa dito sa school. Shin, magkasamang dalawa kaya lumapit na ako sa inyo. Tingnan ka muna, bakit kayo nga rin ito? Vacant period din ba ninyo dalawa? Wala na palang problema. Kaya nasa kantin. At magbili na muna tayo, ha? Meron ba? Ang mayabang. Naririto naman. At lasing na naman ang gabi nito. Nakakaya talaga ang lalaking ito. Meron ba?
Pwede ba akong samahan sa kantina? Gutom ako eh. Di kumain kang mag-isa mo. Pakialam ko sa'yo. Eh, paano yan? Hindi ako makagat nang hindi ka kasalo eh. Hoy, Gabi! Hindi ako patay gutom para sumamang kumain na kasama ka. Bakit ba namimilit ka? Sa ayaw sumama sa'yo ng tao, namimilit ka? Ano bang gagawin ko? Sasama ba ako sa agin na yun o hindi? Don Fidel, akala ko ba aakyat ka na sa kwarto mo para magpahinga? Bakit naririto ka pa sa sala? Naiisip ko kasi ang anak ko. Hindi ko alam kung kailan magbabago. Natatakot akong tumanda ang aking anak na walang nangyayari sa kanyang buhay. Ayokong danasin ang anak ko kung dinanas ko noong bata pa ako. Alam ko ang hirap na maging mahirap. Kaya nga ako nagpursige na makapagtapos ng aking pag-aaral at makapagtrabaho para hindi danasin ang anak ko ang dinanas kong kahirapan noon. Pero paparo ba ito kung yung anak ko mismo ay umaayaw sa magandang adhikain ko sa kanyang buhay? Ay, hayaan mo't kakausapin ko rin. Huwag mo munang problemahin ang tungkol sa anak mo. Bata pa siya. Bata? May 24 years na siya. At magme-mentising ko na sa taong ito, pero tingnan mo naman. Hindi pa ba tapos-tapos ang kanyang pag-aaral hanggang ngayon? Eh, 14 pa rin siya. Na dapat sana i-graduate na siya ngayon. Si Nika, na 8 taon ang kursong kinuha, i-graduate na. Pero siya, 2 taon pa ang gugol niya sa pag-aaral. Pero hindi nagsiseryoso. Parang walang pakialam kahit sa sarili nitong buhay. Wala lang ginawa kundi makipagbarkada. Tulad ngayon, pinapunta ako nang di sa opisina para kausapin ako. Ay, yun na nga eh. Pumunta na nga ba kayo sa kanyang eskwelahan? Oo. At kumusta? Pipirmahan na rin ba ang clearance ni Gabi? Ay, yun na nga. Ang isa kong inaalala. Bakit? Hindi ko alam kung kaya kong gawin ang pinapagawa ng kanyang din. Ha? Bakit naman hindi mo kakayanin? Hindi ba dapat ang anak mo ang gagawa? Ipinaubaya mo na lamang kay Gabi kung ano man ang ipinapagawang project sa kanyang din. Malamang parte ng kanyang asignatura ang ipapagawang project sa kanya. Walang kinalaman si Gabi sa pinapagawa ng kanyang din sa kanya. Ano? Anong walang kinalaman si Gabi? Paanong walang kinalaman si Gabi sa ipinapagawa ng kanyang din eh? Siya itong estudyante. Gabi, ano ba? Sumasabra ka na. Lasing ka na naman, no? Umuwi ka na nga. Nakakaya ka. Oh,
Ito pala si Miss Nika Martinez. Kasama palang maganda kong mahal. Halika na nga, Nika. Iwanan na natin ang loko-loko na yan. Walang magawa sa buhay kundi maglasing. Bakit ba lumapit ka sa amin? Pinalabas ka sa classroom mo, no? Lasing ka, no? Nang umel ba? Bakit ako naglasing? Naglasing ako para magkaroon ako ng lakas ng loob na pagtapat ang aking damdaming. Matagal ako nang kinikim-kim para sa'yo. Hoy, Gabi! Kahit na ikaw na lamang ang nag-iisang lalaking natitira sa mundong ito, hinding-hindi ako papatol sa tulad mong mayabang. Kung umasta, kala mo kung sino. Gabi, pwede ba? Umalis ka na sa harap namin? Ang baho-baho mo, lasingkero! Nika, huwag ka nang makialam. Baka ikaw din ang susunod niyang tatarantaduhin. Halika na! Ayaw mo silang mag-usap. Ano ka ba naman, insan? Binabastos na nga ako ng marumbadong ito eh. Pati ba naman, nobya mo, hayaan mong bastusin ng lalaking ito? Hayaan mo muna. Kapatid din niya, sali. Ano? Kapatid ng lukulukong Gabi na ito, Sunika? Oo. Totoo ba, Nika? Kapatid mo ang Gabi na ito? Tingnan mo, Melba. Maniniwala ka na ba ngayon na sa lahat ng babae, lamang ako nakatingin na kahit mismong ate ko pa eh, hindi ko napansin. Ibig lamang sabihin na sa kailaliman ng aking puso ay nag-iisa ka. Ikinalulungkot ang aminin. Totoo, kapatid ko si Gabi. Ano ka ba naman, Gabi? Wala ka na bang talagang mudo? Ang laki-laki mo na. Bastos ka pa rin kumilos. Umuwi ka na nga! Ate! Bakit walang kinalaman si Gabi eh? Siya itong dahilan kung bakit ka pinapatawag nantin. Walang kinalaman si Gabi. Dahil ako mismo ang gusto ng day na gumawa ng isang bagay para mapapirmahan niya ang clearance ni Gabi. Para makapag-OJT na siya sa kanyang kurso na siyang requirements para siya makagraduate ng kanyang kurso. Ano? At bakit? Dapat ko mo magsabihin ito kay Tinay tungkol kay Angela. Ano, Fidel? Anong kinalaman mo sa hindi pagpirma ng clearance ni Gabi? Ano bang sadya sa'yo ng kanyang den? At bakit ikaw ang dapat gumawa ng isang bagay na dapat ay wala kang kinalaman? Hindi ba't project ang dapat ipagawa kay Gabi? Kung nais lang ng kanyang din na makabawi ang anak mo sa naging pagkukulang sa kanyang klase, bakit ikaw ang gagawa? Bakit walang kinalaman si Gabi eh? Siya itong nag-aaral at hindi ikaw. Bakit? Tingnan mo nga na ba ng pagkakataon sa lahat-lahat ng mga babaeng magaganda na pwedeng magustuhan ni Adolfo ay si Nika Martinez ang kapalaran nga naman. Kung magbiro kong minsan, kung saan ang lumalapit sa akin ang magandang kapalaran na kailangang samantalahin ko. Mami? Narito pala si Adolfo. Oh, anak, maaga ka. Opo, pero aalis po ako kagad. Ha? Bakit? Narito ka na sa bahay? Bakit ka
ulit aalis. May date po kami ni Nika, Mami. May date kayo ni Nika? Ah, ganun ba? Mabuti kung ganun. Ah, totoo ba yan, Mami? Mami, totoo ba yung pinakita ninyo yung saya kanina? Mabuto kayo kay Nika? Kilala mo ko. Hindi ako marunong makipagplastikan, lalo't sa loob mismo ng pamamahay ko. Talaga, Mami? Bakit? Kailan ba ako nagtago ng aking emosyon? Hindi lamang ako boto na naging nobya mo si Nika, kundi botong-boto ako kay Nika na maging asawa mo. Nika si Gabi? Oh, kita mo naman na magkapareho ang apelyedo nila, di ba? Eh, akala ko kasi magkapareho lang sila ng apelyedo. Eh, hindi nga sila mukhang magkapatid eh. Kapatid ni Nika si Gabi. Ibig sabihin, mapera din si Gabi? Ang papa niya ang mapera, hindi ang Gabi na yun. Ganun na rin yun. Pero kung kapatid ni Nika si Gabi, bakit wala siyang kotse? Samantalang si Nika, nakadalawa na ng kotse. Panay chiling pa ang sasakyan. Ayon kasi kay Nika, may pagka-istrikto kasi ang kanilang ama, pero bukas naman ang palal nito kung nakikita niyang nagpupursige silang pag-aaral. Ang totoo niyan eh, regalo lamang ng kanilang papa. Ang kotseng ginagamit ni Nika ngayon. Dahil magtatapos na nga siya ng suma cum laude. Oh, anong iniingiti-ingiti mo dyan? Ano kaya kung gawin ko ring boyfriend ang Gabi na yon? Ano sa palagay mo, Insan? Bakit hindi? At huwag mo lamang siyang gawing boyfriend ang Gabi na yon. Kundi, gawin mo siyang asawa. Magtagumpay kaya ang pinaplano ng magpinsang Adolfo at Melba. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Bad Boy! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Bad Boy! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.